Yung paso, guys. Ayan. Kita niyo naman po. And dadagdagan siya. Ayan. My God. A few moments later. Parang wala. Ah! Hindi ko alam sasabihin ko. Na sobrang tagal na ito. Ano, ma-i-vlog. Oh, nakalimutan ko yung sasabihin ko. A few moments later. Nakatulong. Kasi, grabe, ginawa ko lang talaga itong video na ito. Kasi gusto ko yung tulungan mga tena. Ma... Ano ba yun? Ano bang word yun? So, ayun mga te. Sana makatulong ganyan. Kasi... Hey everyone, welcome back again to my YouTube channel. As is for today's video mga te, ayun, oh my god, 2 weeks na naman no bago ako mag-upload mga si. So ayun, napasok kasi ang lola nyo, ayun. So ayun, yung pag-uusapan natin ngayon mga te is kung paano nawala yung paso ko. I know, nakita nyo na sa thumbnail, ayun, napaso po yon ng sa kawali, ganyan. Piprito ako, tapos nadikit ako dun sa kawali namin. O, diba? Napaka-tanga. Ganun. Nga pala mga te, before ko sabihin kung ano yung nilagay ko sa paso ko dito, ayan. Kung makikita nyo, wala na siya. Bago ko sabihin, ayun, gusto ko lang sabihin na hindi ako expert, mga day. Kung may iba kayong ginagawa sa paso nyo, go, kung effective. Pero sa akin, iba rin kasi. So, siguro kanya-kanya lang talaga tayo ng ginagawa para mawala yung paso natin. Ganun. So, yeah guys, ayun, ipapakita ko muna yung ngayon. Ayan, ito yung mahaba. And dito yung isa, ayan. Super, hindi na siya halata-halata. Nag-fade na siya mga mar. So, ayan. By the way guys, isang product lang yung ginamit ko. Okay, walang mga sobrang ano, mahal-mahal dyan na gagamitin ka nun. Hindi mo na kailangan gumastos ng bonggang-bongga. Kasi feeling ko, meron kayo niyan sa bahay nyo, ganun. Meron kayo ng isang product na ginagamit ko sa bahay nyo, sis, ganun. So, nga pala mga te, before ko ipakita sa inyo and sabihin kung ano yung nakapagpawala nung aking paso dyan, no? Ayan, gusto ko lang sabihin na nung una, yung pagkapaso, talagang hindi ko siya ginalaw, hindi ko siya nilagyan ng tubig or mga toothpaste, ganyan, ganyan. Hinayaan ko lang siya kahit medyo mahapde. And medyo parang naglulobo na siya, ganyan. Parang nagtutubig na yung paso ko, ganyan. Hinayaan ko lang. So, tiniis ko ng one day. Kasi ganun dapat mga te, titiisin muna ng isang araw kung talaga medyo mild. Pero pag super lapos naman yun sa inyo, talaga yung paso talaga ganyan. So, kailangan nyo na rin talagang hugasan yun. Pero yung sa akin is pang mga ganun lang. Pang mga mild lang talaga napaso, sis. Like, napaso ka sa mantika, banagpiprito, ganun. Napaso sa katulad sa akin, pagawa ko sa kawali, ganun. Nadikit yung ganto ko dun sa kawali, ganun. Sa mga mild na paso lang, sis, ganun. So, ayun guys. By the way, meron kayo neto sa bahay nyo, no? So, guys, yung ganto ko before, yung meron pa siyang mga ganyan. Kasi ngayon, di na siya super halata, ayan. Talagang dati, super pangit tignan, ganyan. Tapos ngayon, ayan, parang peklat na lang siya, be. Ayan. Super, nag-fade na siya, ganyan. So, ayun, yung day one talaga, mga ten. Super halata pa na ito, and super sakit pa niya. Hinayaan ko siyang kumirot, ganyan. Kapag may ginagawa ko, hinayaan ko lang siya. And nung kinabukasan na, dun ko na nilagyan na itong deodorant. Ayan. So, deodorant lang po talaga. As in, wala akong nilagay na kung ano-ano. Ayan. Pinunto ko lang siya doon sa... affected area, ayan, dito lang. Tsaka dito sa pahaba. Ayan. Tapos, binigay ko lang talaga siya doon, ayun, hanggang umabot ng isang linggo, or day 6. Yung day 6, naging ganito. So, kahapon yung pang day 7 niya, ayan. So, talaga nag-fade na siya, mga sismar. So, ang ganda. So, ayun mga tay, kahit anong jodo lang talaga yung gamitin nyo, ganun. Talagang effective siya. Natagal ko na itong ginagamit. Kasi lagi ako napapaso sa mga, ewan ko bakit ganun. Pero hindi naman super lagi ako napapaso. Basta may mga kada isang linggo na paso ako. Pero super mild lang. Hindi yung super lalang paso talaga, girl. Ganun. So, ayun. Natry ko na rin yung Rexona, guys. Kung Rexona yung deodorant nyo, ay na lang ilagay nyo sa paso nyo. And kung Nivea, okay lang din. And kung Dove naman, pwedeng-pwede mga te. Super effective niya. I swear. Talaga natanggal. Wala akong nilagay ng mga toothpaste. Kaya may look, ganun. Wala akong nilagay na ganun.
Kasi simula nalaman ko na nakakatulong pala to para mawala yung paso mo, para bumaling siya agad. Ito na lang inilalagay ko lagi. So, ayun. Ito lang talaga, guys. So, yung paglagay pala neto is umaga, ganyan. Kapag maliligo na kayo, right? Ganyan. Nagayin nyo lang. Parang kilikili nyo lang nalilagyan ng deodorant na lang. So, gabi, bago matulog, maglalagay din kayo ng ganyan. Talaga nawala. Tingnan nyo naman. Super layo na dun sa before ng day 1 talaga, day kaloka. Super happy pa niya. So, ayun. So, kailangan mga tayo, pagka napasok kayo, kayo lang naman, kung gusto niyo lang naman, kailangan huwag niyong basain agad, ganun. Parang hayaan niyo lang siya kahit masakit pa yan, kahit ma-happy, ganun. For me lang po yun, okay, hindi ako expert. Kung gusto niyo na maglagay kayo ng Colgate or anything dyan sa paso niyo, kayong bahala. Pero sa akin kasi talaga nakatulong siya, nabawasan yung hapdi niya, nabawasan yung kairot, kasi nga talagang ansakit talaga ng pagkakapaso, ganun. So nga pala mga te, I made this video kasi lagi ako napapaso, ganun. Baka kayo din sa mga, kahit sa pagprito nyo lang, pagbuto ng mga ulam, baka napapaso din kayo, ayun. And baka masyado kayo nagpapanik, ganun. Kaya nagawa ako tong video na to para makatulong, sis, ganyan. Kasi diba, pagka napaso ang isang tao, parang akala nila nagpe-peklat na agad ng bongga. And sa akin, nung pagka-dry niya na, talagang ayun, nagpeklat siya pero super paid na. So talagang nag-paid na talaga siya, sis. Hindi mo na makahalata. Like dati, ang pangit tignan. Ganun. Parang ano, napabayaan talaga ako. Ganyan. So ayun. Nakikita nyo? Wait, ilapit ko. Ayan. Super layo niya na sa dati. In just 6 days, guys. Oh my God. Super, ang laki ng improvement. Oh, ayun na. So, ayun. Ayun na yung sikreto ko kung bakit wala na akong mga peklat ganyan. Kasi dati, napaka-peklatin kong tao ganyan. Kahit mga paso-paso, ayan, super effective niya din. Talagang mawawala. Agad, nag-fade. Parang walang nangyayari ganun. And now na after 6 days, naging ganito na siya tayo. So, parang nabubura na yung masakit na alaala ko sa pagkapaso ko, gano'n sis. So, yun mga te, sana makatulong. Kasi ginawa ko lang itong video na to para makatipid na din kayo, no? Pag napaso kayo, gano'n. Pero guys, pag super lala ng mga paso nyo, gano'n, magpa-consult na agad kayo sa doctor, gano'n. Kasi itong advice na to, or itong sinishare ko sa inyo, is para lang sa mga mild na paso, yung hindi talaga, para mga hindi second degree layer ng balat. Tama ba yun? Basta mga gano'n, hindi super lalim ng paso, yung mga mild lang, gano'n. So, ayun guys. So, yeah guys, I hope you enjoy this video. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Bye! See you in my next video. Bye!